สวัสดีค่ะสบายดีไหมนะคะ I want to say thank you really much for you guys for watching our video and What's up, Balakubak? Welcome back! Welcome back to my channel, guys. It's been a long time. Ang kanta ata yun. Sana okay po kayo dyan, wherever you are, Char. Kakatapos lang natin mag-lives ngayon. Ang pag-uusapan natin sa video ito is very simple, basic Thai tutorials. Okay, so yun, alam ko, sobrang dami kasi nag-request na ito, guys. Kasi meron akong ginawang Thai tutor. So nag-uusap kami ng isang Thai nationality doon. And shout out to Kap Kap Style. And sana ma-subscribe niya din siya. You may go ahead and check his channel, Kap Kap Style. And shout out nga pala sa mga nanonood ng video na yon. It's almost 16,000 viewers. Sobrang thank you po talaga. Nagpapasalamat ako. And of course, meron isa shout out si Kap dito sa video nito. And kung gusto mo malaman kung sino yon, please abangan mo sa dulo. O, di ba? Wag mong i-skip ang video na to. And of course, salamat-salamat din sa mga nanood ng previous mugong videos ko. Though wala naman siyang kwenta. But still, I'm so thankful and happy na nagustuhan ng iba. Nagpapasalamat din ako. And now, proceed tayo sa ating main topic. Diba? Topic sa video ito. Pero siguro mapapanood nyo to the next day na kasi i-edit pa natin. Kakatapos na natin mag-live. Anyways, let's move on. So, first, usapan natin is greetings. Paano nga ba mag-greet ang mga Thai people? Simpleng-simple lang, mga kapatid. Diba? Simpleng-simple lang, mga kabang. Ginagawa mo! Simpleng-simple lang. So, yun. Sawadi ka. Ganon. Pero, yung kamay mo dito. Sawadi ka. In general, kasi pag older than you yung gine-greet mo, dito talaga. Sawadi ka. Bakit ka? Meron kasi diba, sawadi ka. Ganyan, very good question. Char, ako yung sumagot na tanong ko. Sawadi ka, pag ikaw yung babae nagsasalita. Bakit kailangan magumamit ng ka? Kasi magiging more polite yung linya mo o yung sasabihin mo. So, parang sa Tagalog po. So, you're trying to make everything polite. You say it politely, di ba? So, sawadi ka. Sawadi ka. Kap. Pag lalaki ka naman, nagsasalita. Gine-greet mo, babae o lalaki. Basta ikaw yung lalaki, kap yung gagamitin mo or krap. Pwede na yung kap, krap. Depende sa'yo, anong san yung kaya mo. Sawadi ka. Sawadi krap. Ganun. Pero ito, huwag mo kalimutan. Sawadi ka. Pero dapat hindi siya mabilis. Kasi pag sawadi ka, sawadi ka. Para kang unggoy nun. Kasi sinabihan ako dati, so, I stand corrected, o, di ba? So, dapat, slowly, yung pagbang mo. Sawadi ka! Sawadi ka! Ganon. Kahit nag-gumamit ka ng ka or krap, medyo impolite pa din siya. Parang minamadali mo yung greetings mo sa kanya. Hindi ka happy na nag-greet kasi sa kanya or sino mo yung nakakasalubong mo. Di ba? So, slowly, and use ka and krap. Sawadi ka. Sawadi, in general, universal siya. Pero pag gusto mo namang good morning talaga, specific in the morning, ganon, pwede mong gamitin sawadi ton chow ka. Yan. Sawadi ton chow ka. Ton chow means morning. Ton chow. Next, noon. Tiang. Noon means tiang. Next is parang hapon or gabi. Or pwede na yung hapon. Ton yen. Tonyen. Sawadi tonyen. Sawadi ton chow. Ganon. Pwedeng-pwede yun. Pero huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Gamitin mo na lang yung sawadi. Next is, paano kung gusto mo siyang tanungin kung kumusta siya? Diba? In English, how are you? Or how are you today? Napakasarap na tanong, diba? In Thai, sabay di may nakha pag babae ka. Sabay di may kap pag lalaki ka or sabay di may krap he's asking you and sabay di may ka she's asking you if how are you today ganon so yung sagot mo paano pag okay ka nga I'm good I'm fine I'm doing well I'm doing great so ano na lang yung sagot mo in Thai sasabihin nila or sasagutin mo Sabay di ka means
She's fine. Sabay di ka. Or ikaw yung sasagot, sabay di ka. Or yung laki naman yung sasagot, sabay di ka. Sabay di ka. Sabay di ka. Ganon. Simpleng-simple lang, di ba? If hindi ka okay, may sabay ka. May sabay ka. Or may sabay ka. May sabay ka. Means I'm not good. I'm not well. I'm not fine. Ganon. May sabay ka. Next. What's your name? What is your name? Ano pong pangalan nyo? Anong pangalan mo? Pangalan po. Simple lang. Ganon. Disclaimer, hindi ako sobrang galing sa pronunciation or yung tonal nila kasi medyo mahirap. Pero pinapag-aralan ko pa, okay? But this one, the very basic lang na maiintindihan ka, yun yung importante. Though hindi ka sobrang galing pa, basta ma-express mo lang anong tanong mo, sila na yung sometimes mag-a-adjust sila. Pero most of the time, kailangan mong i-perfect yung tone ng sasabihin mo. Or else, hindi ka nila maiintindihan kasi sobrang hirap ng tonal ng mga words nila dito. At saka, merong isang word na same spelling lang, but have like 4 different meanings and 4 different tones. So, yun, nagpapahirap. Going back, so yung dala natin is Chu, name. What is your name? Chu, alay na ka. Chu, alay na ka. Alay means what, pero interchange siya. Chu, alay na ka. What is your name? Pag lalaki ka naman magtatanong, Chu, alay na ka? Chu, alay na ka? Chu, alay na ka? Chu, alay na ka? Babae. Paano mo sasagutin yon? Pag informal naman, pwedeng simple lang, name mo right away. Angel. Ganon. Pero ang gusto mong sabihin, I'm Angel. Chan, Angel ka? Oh, pwede yon. John, ka? Pwedeng sabihin dyan, cup in short. Pero may cup naman. Medyo formal din siya. Chan, my name is Chan Chu. My name is Chan Chu, Angel. Pero yung Angel is nickname. Pero sabihin mo yung real name mo. Chan Chu, Jalen Liman Lukob ka. Oh, di ba? John Valias cup. How about nickname? Chulen means nickname. Chulen alay na ka? Chulen alay na ka? What is your nickname? Chulen alay na ka? Chulen alay na ka? So, pwede din yun. Diretso na din. Chulen Angel. Or Angel ka. Formal din yun. Angel ka. My nickname is Chan Chulen. Angel ka. O, diba? Pag lalaki, Chan Chulen. My nickname is Chan Chulen. J cup. Pwede na yun. So let's do a recap. So yun lang yung basic muna ngayon for the meantime. And if maybe next time, ano tayo ng numbers. Okay. Nang sound si Haho. Jet pet cow sip. 1 to 10. Okay, or pwede tayong 1 to 100. Ganon. So, next natin yung pag-uusapan sa next video if gusto nyo pang manood ng some basic tutorials from me. But again, disclaimer, I'm not a good interpreter, Thai language interpreter, pero tinatry ko yung best ko. Pero, more on ano lang ako, nakikinig lang ako actually. I'm not studying Thai language. Like, nagbabayad talaga ako. Went to school, no. Daily conversation lang with my students, with my co-teachers, and some friends, mga acquaintances dito. So, yun lang ang ating Thai basic tutorial. Sana nagustuhan nyo. And sana kahit pa paano natuto kayo. Mga simpleng words lang naman. Pa kayo ma-request next, like mga few words gusto nyo malaman in Thai, please don't hesitate to comment down below sa comment section. And I'll go ahead and check it everything for you. Isa-isahin ko yung comment doon. And dito, i-insert ko na ang special shout-out from Cup Cup Style. Please watch it. Hi everyone, so today I want to say thank you so much for all new friends from Philippines. So our two first one is hi Aoki Somila. Second is shout out to Sebony Agula, stay cute. And the third is wait a minute, I forget.
license in Chile, stay club with sheet, and fourth is a nudie, go to my tree and Apong Bali. So finally, I want to say thank you really much for you guys for watching our video, and don't forget to subscribe Galin B. No, okay. So don't forget to subscribe Galin B. Malika channels, and my channel is Cap Cap Star channel. Thank you very much, guys. Thank you very much, and keep safe. Pray and be happy despite the problema natin ngayon. Be happy. This too shall pass. God bless you, everyone. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.